Sikat ang restaurant ng Lola Rosita ko. Araw-araw ay dinudumog ito ng mga tao. Mula umaga hanggang gabi. Masasarap raw kasi ang mga lutong ulam ng lola ko. Kadalasan ay walang natitira sa mga paninda niya. Nagsimula lang raw ito nang makilala ni Lola ang nagde-deliver ng karne na si Mang Ostino. Inalok daw ni Mang Ostino ang lola ko na siya na ang magde-deliver ng karne sa lola ko. Laking pasasalamat ng lola ko dahil hindi na siya pupunta ng palengke para lang mamili ng mga karne. Alas 3 pa lang ng umaga ay nagde-deliver na ng karne si Mang Ostino at halatang sariwa ang mga karne nito. Sabi ni Mang Ostino, karne ng baka, yung karne na huli niyang dinala sa lola ko. Ang nanay ko naman daw ay naghahanda ng maraming uling para ilaga yung karne ng baka. Laking pagtataka niya at mabilis itong lumalambot. Ang baboy daw at ang baka ay pareho lang ang itsura. Yan ang sabi ng Lolo Tonyo ko, asawa ni Lola Rosita. Huwag nyo nang pansinin yan. Tignan nyo na lang kung gaano kadami ang customer natin mula pa kanina. Sagot naman ni Lola. Masayang kumakain ang mga customer ni Lola na halos ay mga driver ng jeep at tricycle. Ang sarap ng ulam nyo, Rosita. Ibang-iba ang lasa, ang lambot ng karne at saka yung dinuguan nyo ay malinamnam. Ilan daw yan sa naririnig ni nanay na komento ng mga kumakain. Pero si Lola daw ay hindi pabor. Parang may kutob daw na hindi siya maipaliwanag. Di naman daw niya masabi kay Lola dahil nagagali daw ito at sasabihin sinaswerte na sila. Isang araw, humingi ng pabor si Lolo kay Mang Ostino na ulo ng baboy ang i-deliver sa kanila. Pero sabi ni Mang Ostino ay wala ito. Lagi mo na lang sinasabi na wala. May umorder na. Kung magpapareserve naman ay wala din naman. Saan ba ang slaughter mo at ako na ang pupunta? Pagpupumili daw ni Lolo. Wala akong slaughter. Sa bahay lang ako kumakatay ng baboy at baka, sagot ni Mang Ostino. Gusto ko sana magsisig. Dalahan mo ako bukas. Kung wala, pupunta ako sa bahay nyo. Kinabukasan ay may dala itong ulo ng baboy. Ginawang sisig ni Lolo. Laking gulat nila nang may customer na magreklamo. Dahil may buhok daw ito ng tao. Marami raw na buhok. Nagtaka si Lolo dahil siya ang nagluto nito. Nasundan pa ang pagdududa ni Lolo. Dahil una, ngayon niya lang nakita si Mang Ostino at base sa lugar na binabanggit niya ay paiba-iba. Pangalawa, sariwa ang karne nito. Pero pag nilagay sa drum na may yelo ay bumabaho ito. At yung palaisipang buhok na mahahaba. Isang araw ay may estranghero na kumain sa kanila. Humingi raw ito ng kalamansi at nilagay sa mga ulam na inorder niya. Bigla daw nag-iba ang anyo ng karne. Ang nilagang baboy ay bigla na lang nagkaroon ng isang hiwa ng braso na dati ay paa ng baboy. Yung balat ng baboy ay hindi na balat ng baboy, kundi balat na ng tao. Sumigaw yung estranghero ng aswang. Nagkagulo-gulo na at yung ibang kumakain ay nagsusuka. Tumahimik kayong lahat at kami ay magpapaliwanag. Yung mga karne ay dinideliver lamang sa amin ng matandang si Ostino. Pagkatapos ng insidenteng yon ay pinagplanohan nila Lolo at Lola at ng mga kapatid niya ang matanda. Di nila pinaalam at casual lang na nakipag-usap. Bang alas 4 ng umaga ay sinundan daw nila ang motor nila. Sa dami ng pinagdedeliveran nito ay inabot sila ng liwanag. Hanggang sa nakarating sila sa bahay ni Mang Ostino, doon na nila nakita ang mga gamit nito. Natakasan daw sila kaya sabi ng pulis, huhuliin nila. Nalaman daw nila na sa malayong syudad daw ito nahuhuli ng biktima.
dahil wala namang missing doon sa lugar nila, maliban sa mga palaboy na unti-unti naglalaho sa lugar. Noong panahon daw kasi noon, bukas sa ganitong usapin ang mga taga-Negros, hindi tulad ngayon na pagtatawanan ka na lang nila sa mga ganitong usapin. Madami na rin daw kasing kwento dati na may proverba at may witness talaga. Hindi nila alam kung anong klaseng aswang si Mang Ostino. Ang alam lang nila ay may pamilya itong inuuwian sa kanilang probinsya. Nagsara na rin sina Lola ng karendarya at mga gamit pambahay na lang ang tinitinda nila. Kaya siguraduhin mo, bago ka kumain sa mga kainan, ay lagyan mo muna ito ng kalamansi.